Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Feast of Our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest, walang hanggan at dakilang pari. Bakit po sinasabi nating dakila at pari ang ating Panginoong Hesukristo? Siguro mapapatanong tayo, no, kung ano ang meron sa isang pari. Ako po ay hindi pa pari. Ako po ay isang diakono na nangangarap din under formation, nangangarap na maging pari. And it's my 13th year under formation, no? Kaya lagi nang sinasabi, tagal naman palang magpari, no? Pumasok po ako June 2011. So by June 2024, that will be our 13 years of formation. Ganun po katagal ang magpari. Kaya nga po, marami sa amin, hindi lang nagsusunog ng kilay, nasusunog na rin po yung buhok, no? Ganun po katagal ang magpari. Pero kidding aside, ang pagpapari daw po ay matagal sapagat ito rin po ay pagsusunog ng hindi lang ng buhok at ng kilay, kundi ng sarili. You might have heard of the word Holocaust, and it might evoke different pictures, no, or different memories, sapagat ang Holocaust po ay pag tiningnan natin yung history, no, ito yung mga pagsusunog ng mga Jews, and it has a connotation of burning, because Holocaust is in the history of the Bible, in the history of the Jews, during the time of the Israelites, they also do burning Holocaust, burning of a sacrifice. Holocaust, ibig sabihin, whole, buo, cost or costos in Greek, meaning burning, burning the whole thing, burning the whole sacrifice. At ang ipinagdiriwang po natin ngayon bilang Eternal High Priest ay napapatungkol sa isang sakripisyo. Ang pagiging pari po ng ating Panginoon at pagiging pari ng ating mga pari at tayo rin mismo bilang pakikibahagi natin sa pagiging pari ng ating Panginoon ay nakatuon po sa sakripisyo. At ang sakripisyo pong ito must be whole, buo at buong buo. Kaya nga po, kaming mga magpapari, dapat matagal yung formation para po buong buo ang sarili namin na ibibigay namin sa Diyos kapag kami ay mangangako na na kami ay magiging pari habang buhay. At sa aming mga relihiyoso, it is not only during ordination kung saan kami ay nagbibigay ng aming sarili. Dito po sa aking kanan, 7 of these novices will be professing their life exactly 3 weeks from now. No? Tatlong Thursday na lang, sila po ay magpa-promise na rin po. And they will have to offer themselves Holocaust, whole, entire. Bagaman sasabihin nila na we will be obedient for 3 years, it does not mean na sila ay 50% lang na mag-offer ng kanilang sarili. Sa 3 years na yan, yan din po ay isang habang buhay na pagbibigay ng buong buo ng sarili. Ngayong araw din po, pinagdiriwang namin ako at si Reverend Elson at tatlo sa aking mga kasamahan na na-assign din po sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kami rin po ay nagdiriwang ng aming religious profession anniversary. Pang-siyam na po naming celebration ng aming anniversary. May 23, 2015. Dito po kami nag-promise, dumapa, at nag-promise sa Diyos, we will be obedient for 1 year. 1 year lang po noon. Tapos we have to renew it every year hanggang sa naging 9 years. And now, we are solemnly professed. Ibig sabihin, habang buhay na naming isa sa buhay ang pangako namin na maglilingkod sa Diyos
hanggang hopefully maging pari. Subalit, hindi po yung katapatan namin ang basihan, hindi po yung pagiging faithful namin sa aming promises yung basihan ng aming pangako. Ang basihan po ay ang pangako ng ating Panginoon na tayo ay kanyang laging sasamahan, kami ay laging sasamahan at laging magiging tapat sa kanyang pangako sa amin. Kaya nga po nung kami ay nakadapa, ang sinasabi po namin, God's mercy and yours. Hindi po namin sinasabi na kakayanin namin ang aming pangako dahil sa aming katapatan, kundi dahil sa awa ng Diyos at sa awa ng mga taong nakapaligid sa amin. God's mercy and yours. Kaya ang pagsasakripisyo namin ay nakatuon din sa Diyos, nakatuon sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na walang hanggan at dakilang pari. We only participate in the sacrifice of Christ. Kayo rin po, tayong lahat, we only participate in the sacrifice of Christ. Isang pari at isang dakilang pari at isang walang hanggang pari. Bakit po? Sapagkat nung inalay ng ating Panginoon ang kanyang sarili buong-buo, it was the perfect and still is the perfect sacrifice. Kaya nga sa unang pagbasa natin, sinabi sa letter to the Hebrews, Jesus Christ offered once and for all a single offering. Mapapatanong tayo, bakit kailangan pa ng misa araw-araw? Yan po yung mga tinatanong ng ating separated brothers, no? Protestant brothers and sisters. Bakit kailangan pa magbisa araw-araw? Jesus Christ offered once and for all. Ang sagot po para sa ating mga Kristiyano, yes, para sa ating mga Katoliko, yes, Jesus Christ offered once and for all. But because He has ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father, He embraces all history and He embraces all humanity in His once and for all sacrifice. Kaya siya ay walang hanggan at dakilang pari. At ang ating pagmimisa araw-araw ay isa lamang pakikibahagi sa once and for all na sakripisyo ng ating Panginoon. Hindi po paulit-ulit ang ating ginagawa. We are only representing what is happening in heaven as the once and for all sacrifice of the eternal High Priest, Jesus Christ. At alam niyo po, tayong nasa lupa, tayo ay so blessed because we can participate in the heavenly sacrifice of Jesus Christ, especially every Mass that we participate. Kaya nga, mamaya, pagkakantahin na yung Holy, 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 sasabihin ng pari, all the angels, thrones and dominions, ang buong hukbo ng kalangitan ay nakikiisa sa atin sa pagdiriwang ng misa. Sapagkat tayo ay nasa heavenly once and for all sacrifice of Jesus Christ. Kaya nga po pag kayo ay dumadaan dito sa gilid, may mga signs po, no, na nakalagay, please pause or please stop during consecration. Bakit po? Sapagkat sa oras po na sinasabi ng pari, this is my body, this is my blood, we are making alive again, making present the words of Jesus Christ, the heavenly sacrifice of Jesus Christ, once and for all. Sa atin pong pagdiriwang, sa patuloy po na pagdiriwang ng ating misa, atin pong bigyang diin, focus, lalong-lalo na mamaya, ang once and for all sacrifice ng ating Panginoon. At sana rin po sa inyong mga dalangin, idalangin nyo rin po ang mga pari at mga magpapari, ang ating mga brothers na makikiisa
sa pagiging pari ng ating Panginoon at kayo rin po na nakikiisa sa pagiging pari ng ating Panginoon sa inyong araw-araw na pagsasakripisyo para sa inyong pamilya, sa mga mahal sa buhay. We pray, Jesus Christ, Heavenly, Eternal Priest, help us to participate worthily in your once and for all sacrifice. Amen.